Freddie Aguilar. Napansin nyo guys na karamihan sa tinuturo kay kanta ni Freddie Aguilar kasi para sa akin, siya yung pinakamagaling na musikero dito sa Pilipinas. At kung pwede nga lang ituro ko lahat ng mga kanta niya, ay gagawin natin. Pero yung ituturo muna natin ay yung talagang mga kanta niyang tumatak dito sa buong mundo. Katulad nito guys, Alaala. Tungkol ito sa kanyang amag-ama. Okay? At ang maganda dyan guys, at tatlong chords lang yung gagamitin natin. Pero kailangan natin ng kapo dito sa 4th fret. Okay, ang mga tatlong chords na yon ay ito. E minor, D, at C. Kaya lang magpa-plucking tayo dito guys. Hindi pwedeng strumming tong kanta na to guys. Plucking lang. Pero ituturo ko yan sa inyo. Okay, simulan na natin. Go. Una, ipakita ko muna yung kanyang intro. Sorry, ulitin natin. Okay. Ang chord na unang ginamit ko ay E minor ito. Napansin nyo guys ay nag-hammer yung aking pinky dun sa third fret ng second string. Tignan nyo mabuti guys. Yun. Basta sa chord na E minor to guys ha. Tapos D. Then balik sa E minor. Bali E minor at D lang yung chord niya sa kanya intro guys. Yung melody niya na ganito. Ang ginawa ko dun guys ay ito, sabay yung 6 at first string. Tapos yung first string. Tapos D. Tapos bitaw yung gitna. Second string. Third fret. Balik sa E minor. Okay, sorry. Kamali, ganit. Balik E minor at di lang yun guys ha. Basta kaya nyo yan guys. Basta kahit anong plucking, pwede yan. Basta ang malagay yung tinuro kong ganito, yung hinahammer nyo dito sa E minor, yung third fret, second string. Basta ang malaga yung bass. Pwede rin ganon. The next, I see. Diretso na ito guys ha. Diretso na sa verse. Ganun pa rin guys. Nice guy. D, C. Then C. Balik sa E minor. Nice ko guys, paikot-ikot lang yon, E minor, D, tapos C. Yun. Okay, tugtugin natin yung kanyang third verse. Pagkaminit
Guys, ha, ito yung E minor na yun, yun 6 3 2, hammer on yung second string sa third fret, tapos open first string, tapos 3 2. Ganun lang. Okay, yun lang guys, yun lang, bye, salamat.